Basta, hindi na lang ulit ako nag-vlog. Monday ngayon, may pasok si ate. Opo, tuloy po ang klase nila. Nandun siya ngayon sa kwarto. Ongoing na yung klase nila. Ano oras na ba? Mag-alas 8 na na umaga. Nandugyot na yung tsura ko. Ayun, tapos na mag-prepare. Dati, di ba, nagmamadali kami lagi. Kasi, syempre, babiyahe pa papuntang school. Pero ngayon, dyan lang sa kwarto ang school ni ate. Doon ko siya sa kwarto pinapuesto. Tapos, nilabas namin tong sofa bed. Kasi, walang, hindi kasya sa kwarto. So, yun. Ako, ngayon naman ang haharapin ko kamusta naman ang aking tigyawat? Dugyot? Sigasin ko yung mga pinakainan, hugasan na yan. Kanina pa eh, no? Hanggang hindi ba nagagawa? Natamad ako. Tinatamad pa ako. Kumilos. Tingnan natin si ate. Ayan pa ang aking digpitin, Mali si Papa yun. Malengke siya pang sahog. Ewan ko ano lulutuin dito. Repolyo. Mukhang nilaga yata ito. Ayan pa. Hindi pa tayo nagliligpit. So, kita mo din. Hi ka naman, John. Ni Storo. Yun si Ate. So, ayun si ate. Yun yung pwesto niyang, school niya dun. Kanyang, pwesto pag nag-aaral. Dun na lang siya sa kwarto para hindi siya maistorbo. Pag, syempre, pag nagluluto ako, naghuhugas ako, kung anumang mga kilos dito sa sala, at least dun sa kwarto, solo niya. Yun. Tapos, papa, yun sa kanya. Ayan, tag-isa sila ng pwesto. Si ate sa kwarto, si Papa dito sa sala. Ako, dyan lang, pakalat-kalat. Sa kwarto, sa sala, kung saan ako kailangan. Ganyan. Ayun. So, ligpitin ko muna yung mga pinagkainan. Kasi, mabuti na naman alas 12. Hindi ko magagawa. Mamayang mga 9 or 10, break time na nila ate. So, kailangan makapag-prepare na ako ng pang-recess niya. So, mamaya na lang ulit. Ayan, bago ko pala hugasan yung mga nasa kusina. Ayan, silipin natin yung parang activity o project nila ate sa science. Ayan. Meron silang mga pinapatubong mga munggo. Ayan, tsaka yung isa, seed of your choice daw. So, pinili namin kamatis. Kasi yun lang ang meron dito sa bahay. Ayan, tingnan natin kung ano nagtsura. Ito na ang munggo. Munggo to eh. Munggo B. Yun ang munggo A. Ayan. Ito ang tomato B. Ayan, meron ng bagong tubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ito ang tomato A na nagputik na. Ayan. Tapos, itong aking subok na... tumalon. Na... Anto? Kailangan ko ng palitan ng tubig. Ayan, tapos, ta-transfer ko na siya sa lupa. Yan ang Petchay Bagyo. Yan. Tapos, ito. Sa gilid, ginawa ko pa itong... Ano yan? Calamansi. Pero, itong apat lang na ito ang kay ate. Yan, yung kanyang mga munggo. Tapos na, Day, na to? 6 or 7? Tapos ito ngayon pa lang siya yung munggo, ang bilis no? Ano kaya itsura nito? Magkakamuti puno, tapos magkakaroon ng bilog-bilog, ganun. So, yan ang project ni ate. And dahil sa project ni ate, nakabali rin ako sa wakas ng soil. Di ba ang tagal ko na gusto bumili ng soil? Ayan. May natira pa yan eh. Ayun o, nandun yun o. Isang sakong soy. Kalahati lang naman yata. Yan. At ito ang mga sampayin ko. Ayan. Ayan. Tapos na ako maghugas. Nakikita niyo ba yan? Malana siyang laman.
Tapos, ayan, malinis na ang lababo. Niready ko na yung salmon belly. O sinigang, samso, ayan. Sibuyas, luya, okra, tsaka labanos, and mustasa, ayan. Yan lang ang sahog natin. Pero mamaya ako pa siya lulutuin. Eh, nakapagsalang na din ako ng kanin. Yan siya. Tapos to, nakaready na para dito sa ating sinigang. Ngayon, since malapit nung mag-break time si ate, babalatan ko siya ng pongkan. Pang-recess niya. Yan. Hirap pa. Bango niya. Bango. Para namang nakakamay. Tinatanggalan ko siya ng mga ganito. Yan, mga hibla-hibla. Ayaw kasi ni ate niyan. Yan, break time na ni ate. Ayan si ate. Ate, say hi. Hi. Nakailan subject na kayo? Dalawa. Dalawa. And break time na ni ate. Oo, naka-uniform siya kasi Monday ngayon. So, every Monday, naka-uniform sila. Tapos, Wednesday ba yun, ate? Yung PE? Ayan. Every Wednesday, naka-PE naman sila. Ayan. Kailan walang pasok? Kakapasok nyo lang ngayong Lunes, wala na naman pasok. Katapusan yata. Oo. Kasi walang pasok sila ate nung Wednesday, anak. Wednesday last week na. Wednesday last week, wala silang pasok kasi Quezon City Day. And then, nung Friday, is it Friday? Nung Friday, wala rin silang pasok kasi, ano nga nung Friday? Ano nga nung Friday? EDSA? Ninoy? Something? Ayan. Siyempre, hindi ko alam. Huwag kayong judgmental. Hindi ko alam. Ayun. Wala silang pasok nung Friday. So, dalawang araw kagad silang walang pasok. Pero, nung malakas ang ulan ng mga nakarang linggo, may pasok sila. No, paano kaya ngayon, no? Dati, umuulan-ulan pa lang sa gabi. Ang dami ng eme-eme na walang pasok bukas, ganyan-ganyan. Ngayon buwag yun at lahat. Eh, hindi naman na bumabiyahe. So, paano may pasok pa rin talaga, no? Kaya lang paano yung ano, yung internet connection. May inaba connection mo nun natin nung nag-uulan? Hindi pa. And so, diniligan ko na yung halaman mo. Nalagay mo na ba yung chart mo? Pang 7 day na niya ngayon, di ba? Yan. Tapos, ayun. Luto na yung kanin and yung ulam. Ano oras pa lang naman? 9:30 something. 9:30 anak, no? 40? Ah, 9:40. Luto na yung kanin. Maga ako nagsaing ng kanin para mamaya ulam na lang intindihin ko. Magluluto ako ng sinigang na salmon sa miso. Ayan. Eh, madali lang yun kasi madali lang na malutuin yung isda. Kaya mamaya ako na siya lulutuin pag malapit na mag-lunch para mainit pa siya. Ayan. Pero naka-ready na siya. Nakahimay na. Ganyan. And habang hinihintay ko yun, eh, manunood muna ako. So, ganun gagawin ko, no? Diba? Itsura ko, oh. Ay, Diyos kang kabilbilan. Pangit ba? Dito katabihan mo nga ako. Ako nga. Ayoko tabihan ng pangit na to. Mamaya na lang ulit. Papakita ko sa inyo. Ay, hindi. May video na ako noon dati. Noon dati. May video na ako yung kung paano ko niluto ang sinigang sa salmon belly. Ayan. Tingnan nyo na lang. Hindi naman ako, ano, chef. Marunong lang ako magluto. Ayan. Pero mas bet ni ate yung luto ni papa. No? Kahit pritong itlog daw eh, mas gusto niya
Pritong itlog na lang, talo pa ako kay Papa. Mas bet ni ate yung pritong itlog na gawa ni Papa niya kaysa sa akin. Wow. Maganda lang ako. Charot. Bigyan mo na yung maganda na ako. Hindi na ako marunong, hindi na ako magaling magluto. Hindi pa ako maganda. Paano? Wawa ka naman. Sige na, mamaya na lang ulit. Ang kulit ni ate, naagaw yung cellphone sa akin. Gusto mag-cellphone habang naka-break time siya. Bala ko dyan. Mag-i-edit na nga ako. Pinasok niya na doon sa loob ng kwarto niya. Yung merienda niya. Tingnan natin si ate. Ang kulit kasi, gusto pang mag-cellphone, mag-game. Sabi ko, kumain na lang siya. Hoy! No! Kumain ka na! Ayaw, asa na? Ayun. Layo mo naman yung mata mo, girl. Pangud-ngud ka na naman dyan. Yan, ready na ang ating sinigang na salmon. Sinigang sa miso. Yan. Kita niyo yan. Malaman yung belly na binili ni Papa. Yan. Sakto, lunch break ni ate. Luto na ang ulam. Aw, aw, aw. Init. Yan. Kaya na tayo. Ito yung kanin. Bahaw. At ulam. Ayan. Kaya na tayo ng lunch habang nanonood ng Itbulaga. Yan ang kasalo namin ngayon sa lunch. Ang pamilya nunan. Tapos na kami mag-lunch. Sinabayan na namin si ate yung lunch break yan. Toko sa sofa. Nanonood kami ng Itbulaga. Bawal judgmental. Yun. So, yun na nga. Nakatulog ako. gabi na. Ayan, ang dilim na. Nagising ako hapon na 5 or 6. Yan yan. Tapos, nagbalak ako kanina magtupi ng mga sinampay ko. Pero, hindi ako nagtagumpay kasi nantok ako. Kaya natulog ako. Ayan. So, i-close ko lang tong vlog natin for today. Yun yung bagong routine ngayon. Ingin ng TV. Nanood na kami yung balita eh. Ayan. Dito tayo sa kwarto. Si ate, busy pa rin. Ayan siya oh. Ayan na. Ate, kamusta? Okay. Naka-uniform pa siya hanggang ngayon. Magawa siya assignment. Kasi tinutuloy niya na yung after class niya ng 3, minsan 4. After nun eh, tinutuloy niya na ng ano, ng assignment. Magsi-7 na anak, mag-dinner na tayo. Salamat po sa ano, hindi na marunong mag- hindi na marunong mag-clue. Thank you for watching. Ayun. So, salamat po sa panonood and see you on our next vlog. Bye-bye.